Good morning. Good morning. And welcome to Light of the Mountain Church of the Nazarene, this Sunday worship service, January 22, 2023. Kung may pa choy. So sa mga may kikoy dyan, sana naman, baka naman, karingi kami ng kikoy. So it is a blessing, di ba? Sa dami na nangyari within the week, di ba? Nakaka-stress, nakakapagod, nawala ka ng cellphone, nawala ka ng wallet, niloko ka ng girlfriend mo, niloko ka ng boyfriend mo, pinagpalit ka sa iba, tapos ang dami pang traffic, mga sakon na sa saan-saan, away gera, di ba? Ang dami nating iniisip araw-araw. Pero praise be to God that despite all of this problem, we can worship God in spirit and in truth. We can still be thankful. Pwede para nakatawa pa tayo, nakasmile, di ba? Kahit ang dami natin problema sa mundo, sa buhay natin, we can still enjoy our life with our family, friends, and loved ones. Binibigyan po kayo ng opportunity na open your Bible. Buksan po natin yung mga Biblia natin sa Hebrews. Saan ba ang Hebrews? Old or new? Old Testament po. So yung mali po at wala po yan. Yung yung pula na yan. Hebrews. New Testament. Hebrews. New Testament. New Testament ba? Matthew, Mark, Luke, John. Yes, Hebrews. Di ba ang Hebrews, Old Testament yun? New Testament. Ang New Testament daw. Sige, sabi po natin po, Lord, New Testament. Ang Hebrews. Joke lang, sinusubok. Kaya nga ako nagpabukas ng Bible para malaman kung alam niyo eh. Ito talaga, oh. Di nyo nakita yung intention ko? Sige, hanap! Sige, hanap. Nasaan? Oh. Saan sa New Testament ang Hebrews? Nasaan? Nandyan? Nakita mo na? Hebrews 12:28-29. Hebrews 12:28-29. Ayan. Every Sunday po may ganito tayo para malaman natin. At next time maglalagay din ako ng Bible ko para sa mga nandoon. Okay. So good na alam nyo ang Hebrews as a New Testament. Ha? Good yun, good. So Hebrews 12:28-29. Hebrews chapter 12 verse 28-29. Opo, okay, opo, mamaya. Ayun, kuha din siya. So, pag wala ka, sarap ka, wala. Di, joke lang. And then, this is just to, para po makabasa natin ang salita ng Diyos before we start our worship service this morning. Okay, Hebrews 12, verses 28-29, and it says, 28-29 po. Okay? Okay, so yan, papasahin po ha, sabay-sabay tayo. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Hallelujah, Panginoong Jesus. Again, welcome to Light of the Mountain Church of the Nazarene. This Sunday worship service, January 22, 2023. At kami po'y nagagalak na nandito po ang bawat isa sa umagang ito. Tayo po ngayon ay tumayo at magsamba, magpupuri in singing of songs sa ating pinakamamahal na Diyos sa araw na ito. Let's sing songs of praise. Tayo po'y tumayo at tayo po'y kumanta sa umagang ito. Hallelujah! God is good? And all the time. Let's sing salamat, salamat. Hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinilit mo inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig ko, Jesus, na iyong binigay sa akin.
All together. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang lagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Subok man o pakikitan, ako ay may lalapitan. Aking sagiban, hindi ko po papabayaan. Di ko kaya isipin, hindi ko kaya sapatin. Ang pag-ibig ko, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko ng puwintan, buhay ko na sa iyo'y sumamba. Walang ibang kanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko ng buhay ko na sa iyo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin nakatulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin nakatulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin nagkatulad ko. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig ko. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling ko. Masarap magpuri sa Diyos! Hallelujah! Hallelujah! Praise be to God! Mahal niyo ba ang Diyos? Amen! Ako, mahal ko yung Diyos. Mahal ko asawa ko, ang anak ko, ang pamilya ko, ang simbahan ito. Pero dahil mahal natin ang mga yan, dapat sabi sa Bible, God is love. Those who does not know how to love, does not know God, because God is love. Let's sing this song, Mahal na Mahal Kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y tititay pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal.
habang buhay. Pupurihan ka habang buhay. Paglilingkod sa iyo habang buhay. Pag-ibig ko sa iyo'y iaalam. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita'y papapalit. Bakat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, mapupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa iyo. Habang buhay, pag-ibig ko sa iyo'y iaalam. Habang buhay, pagpupulihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa iyo. Habang buhay, pag-ibig ko sa iyo'y iaalam. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita'y pagpapalit. Pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na kita'y pagpapalit. Pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah! Dancing is katapatan mo. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo ay wagas at walang katangkad sa aming puso, sa aming buhay. Papuri, pagsambay, iaalay. Noon, noon, ngayon, makapahay at man, walapian ka. Ikaw lamang ang
ikaw. Sasambahin, aawitan kita, at kukuli. Panginoon, kay buti mo sa akin, aawitan kita at pupuri. May you bless our community. May you bless our church. May you bless these people who are here right now, that we may be the strong foundation of the church for your glory, honor, and praise. As we give you glory, honor, and all the praises that we can give you, because you are, Lord, karapat-dapat ka dito, Panginoon Jesus. Aawitan kita at pupuri. Studies, in their thesis, defense, exam, quizzes, projects, and any requirements that they will be having, Lord. May you bless our workers, Lord Jesus, to give them patience, strength, wisdom that is coming from you. May you bless our church,
our family, our community, Lord my God. And may you provide for us, protect us, and heal us mightily in your name. That one day, every knee will bow down, and every tongue will confess that you are Lord of all. You are our God, Lord Jesus. We need you, Lord, because without you, we are nothing and we cannot do anything on our own. May you bless us with your Spirit. Empower us, Lord, with your most Holy Spirit. Then protect us and guide us and cover us, Lord, with your most precious blood. Lord, may you bless our worship this morning and all the churches that is worshiping right now. May you bless everyone, Lord Jesus, so that we may hear the words this morning. Open our ears so that we can listen. Open our eyes so that we can see. Open our hearts so that we can understand and we can accept it, Lord Jesus. Lord, help us in our faith and our journey in our lives. We give you glory. We give you honor. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let us remain standing for the scripture reading. In Psalms 15, 1 to 5, who may stay in God's temple or live on the holy mountain of the Lord? Only those who obey God and do as they should, they speak the truth. And don't spread gossip and they treat others fairly. And don't say cruel things. They hate worthless people, but show respect for all who worship the Lord. And they keep their promises no matter what the cost. They lend their money without charges nor interest, and they don't take bribes to hurt the innocents. Those who do these things will always stay firm. That's the word of the Lord. Thanks be to God. May we remain, we may be seated, folks. Lipat lang siguro. Yan, okay na. Thank you. Alright, thank you for the reading of the scripture. And ang text na ito ay Psalms 15. But the background is also found in chapter 1. It was David. It was David who said this text, no, based sa kanyang situation sa temple, no. But nowadays, I found that most Christians and leaders ay masyadong mahina ang integrity capacity, no? And I think wala namang exemption dito because human are very weak in terms of emotions and character, no? Kaya ang Panginoon ay palagi pong may sagot sa mga kahinaan
ng bawat Christians, leaders, followers, or non-Christians as well. No? So, when we talk about integrity, it shows that your leadership are strong and character mo maayos, you have a good family, and in essence, ay maganda ang iyong background, no? So, it is very difficult to start this topic kung mismo ang nagsalita ay hindi rin maayos. Tama ba? So, it's better to speak na ang nagsasalita ay merong kaayusan sa buhay. Is that correct? Kung hindi maayos ang buhay, therefore, that person is not legit to speak about integrity. Yun po ang ibig sabihin, no? But when we talk about the temple, it is very important sa Panginoon na bibigyan mo ng integrity ang kanyang templo. That is the order na sinasabi nating maayos, no? Because in the worship in the temple, ay kung mapapansin nyo, kahit sa Old Testament, naka-order ang Panginoon. May mga instructions siya how you handle and how you do inside His temple na kailangan mong sundin or else ay talagang mapapahama ka sa panahon ng mga lumang tipan, no? But since we are in the era of our Lord Jesus Christ where all of us were saved by His blood, no? At dahil dyan, we enjoy His grace and His benefits being His holy, no? At ang holy na yan, supposedly, ay ipinamumuhay din natin because we describe God as holy, no? Kaya ang templo niya, tinuturing na banal, no? Dahil sa kaayusan at sa standard ng Panginoon ay maganda. Hindi ito kumbaga mabigat, no? It is very good standard. Now, having said this, ay alam ng Panginoon na magkakaproblema ang tao, no? At kuminsan ang tao magaling sa salita, ngunit ang kahinaan ay sa gawa. Tama ba? Most of the time that most people are magaling mag-talk. Pero when we talk about action, it is very not really good, no? So in here, in that passage that we read, mini-mentions dito ang mga bagay concerning about our walk in the Lord. Kung paano ka lumakad at paano ka magdepende sa Kanya, no? That's where being said by David on this passage, no? The problem is, kahit si David, ganito rin ang problema niya. Kapag ang relationship mo sa Panginoon ay nabubura o nawawala, humihina din yung ating integrity o ating human capacity. Yun po ang totoo. Kaya si David, if you're going to study their background, kaya si David ay nagiging malakas is because they memorize literally the Word of God. No? Day and night, talagang kinakabisado nila at hindi nila nakalimutan. Because the tendency when they forgot the Word of God is the time that losing of their battles as well. Doon din rin siya nanghihina, doon na rin siya natutukso. Kaya nung nawala ang Panginoon sa kanya, tinan mo, natukso siya. And what happened to his temptation? He was fall. At nung na-fall siya, nahirapan siyang i-recover yung kanyang kasalanan. Is it correct? Oh, kaya naman, it is biblical to say that kung mahina ang relationship mo sa Panginoon, mahina din ang iyong walk sa Kanya. And that's why integrity is very inevitably, no, na mahina, no? And ultimately, masasaktan ka lang, in other words. Kaya most of the time, dahil we are very emotional beings, madali ka masaktan pagkat natatamaan ka ng tama.
Oh, that hurts feelings. Kaya minsan na lang, ang modern, create another idea to counterfeit yung salitang kahinaan at nahihiya. Kaya minsan dinadaan na lang sa hugot para may konting ngiti, may konting jokes, sense of humor, in a sense that it's easy to, for us to say it, no? So, kapag ang integrity o yung pagkatao niya ay mahina, no? It's because of the, sometimes, yung mga erosion, it is also nangyayari ito na hindi natin napapansin kung minsan. Minsan nagkakamali ka na hindi mo na napapansin na tuloy-tuloy na siya. Okay? That's the beginning where you are falling na talagang mahina ka na noon. No? Kasi may mga times na ang tao nakikinig ng salita, pero on the other hand, when they apply it, they forgot it. So what they hear, they forgotten as well. Oh. Parang ngayon, yung passive, narinig mo, pinabukasan, wala na. Oh. Di ba, pinagsabihan ka bukas, wala na. Oh. Kahit yung issues sa government, yung mga political issues, lalo na sa PNP, yung mga sinasabi lang, you know, mag courtesy voluntary resign, oh, it's also pangsaglit lang na issue, then later on wala na. Oh, because nowadays people are not really responsible of their mistakes and even their sins. Para bang ang magkasala ngayon parang ordinary na lang. No? Na parang baliwala na lang. Oh. Ganun ngayon ang aking nakikita, the way I sense and observe wherever I go. It's just sin, to make sin is just an ordinary act. That somehow we are passive on and tend to forget, no? Kaya kung minsan, kahit umiyak ka ng sorry, passive na rin ang sagot ng tao. Meaning, hindi naman seryoso talaga. Oh. So, kaya lang, minsan, dahil sa gradual effect, no, na hindi natin napapansin, may mga damages na nagagawa sa atin. May mga catastrophic damage na kung minsan hindi mo napansin, napapahama ka na pala. No? At dahil dito, walang exemption. Everybody, we are the same. We are equal on anything happened to us. At kung minsan, marami nadadamay, nasisisi is because of our sins in life. No? Kaya mahirap. No? Kaya tingnan natin ang mga iba-ibang larawan ng klaseng integrity na pwede natin pag-usapan ngayong umaga. No? Mga facets of integrity. Various to, ha? So, ito naman ay nabasa nyo na sa Psalms 15 na binasa kanina ng ating kapatid, no? So, number one, those who lead the blameless lives and do what is right. Supposed to be, this is the expectation. Ngunit ang expectation, it's really hard to carry and deliver, no? Kaya nga, mabigat na umasak sa tao, eh. Kasi sometimes, ang inaasahan mo, hindi naman nangyayari. Minsan, ironic talaga ang life, no? But when we talk about this topic, number one na pag-uusapan natin is your honesty. Is people today honest? Ang tao ba ngayon, meron pa ba kayo nakikita ang honest na tao? Meron. I hope so. Oh. Okay, it is very hard. Pero before, pag sinabi mong honest, meron pa talaga. It's easy to, kaya ang tao nun, mabilis mag-reply. Pero nowadays, pag tinanong mo, are you honest? Quiet. They cannot answer it. Because, no wonder, because nawawala na yung confidence. No? Kahit nga, ang tao ngayon, kuminsan sa pag-a-apply, kuminsan sa iba-ibang klaseng career, minsan napanghihinaan ng loob. No? Bakit? It's because they are not confident of who they are. And if you tend to be honest, alam mo, pag honest ang isang tao, confident yan. Alam niyo ba yon? Na without a doubt, pag isang tao honest, very confident. Why?
because it is natural for her or him to speak because she or he is being honest. Oh. Kaya meron siyang tibay at may confident, no? Nangungusap kasi ang mabuti diyan eh. No? Pag nag-deliver ka. Kaya kung mapapansin mo when you deal with people, malalaman mo kung meron kang sincerity of honesty. No? Doon mo malalaman ang totoong tao, no, sa journey mo that you being together. But honesty is number one na dapat meron tayo nito. Kaya lang, nowadays, lahat ng tao may reserve at lahat ng tao may secrets. Diba? Sabi nga nila sa psychological sa psychology, huwag mo sasabihin daw yung sikreto mo or else magiging weakness mo yon dahil yun ang pag-uusapan sa iyo. O kaya naman pag sinabi mo naman yung lihi mo, ichichismis naman yon. Manalaman nila na ito pala mahina ka, o di pag nag-apply ka, alam nilang mahina ka, di wala na. They will not trust you anymore. Kaya mahirap ang chismis, di ba? O marami na-discover mo, minsan nawawala na rin yung trust and confidence. Oh. So, yun yung mga bagay that if you look at the life of David, he's very honest. No? Kaya nga nung nag-testify siya sa Panginoon, he's very honest. That's why God honor and accept him at binalik sa kanya yung when he renewed his spirit, ibinalik ng Panginoon because of David's honesty and sincerity of how he handled sin in his life. Okay? And then, another thing na factor na pwede nating tingnan is your conscience. Is your conscience clear the way you sense? The way na wala kang kinocompromise. Kasi kung may kinocompromise ka, then therefore, parang nawawala na yung konsensya mo doon. Why? Because you compromise the truth. Oh, kaya pag tinanong ka na, kaya minsan ang tao wala nang konsensya eh. Kahit i-konsensya mo pa, wala nang effect. Kasi dal na eh. Oh. Pero pag ang tao may konsensya, madali siyang masaktan. No? At madali siyang mag-act doon sa bagay na yon. So therefore, pag maganda ang konsensya mo, nagpapatibay din ng iyong self. And lahat ng bagay, hindi ka mahiya. Because your conscience is clear. And when you speak and when you deliver something with full of confidence yan, tumitibay ang iyong sasabihin. And the trust of people is easy to convince because meron kang salita na matibay. No? And then also, this thing is another term, no? Yung sumunod ka sa batas ng tao. Kasi pag ako nag-confront sa tao, dalawang bagay. Pwede nating pakiusapan. Pag ayaw, daanin mo sa legal. Pag ayaw pa rin, then sorry. Because it is the law mandate us. No? So, pag ako ay, lalo na sa PNP and other things, kung may mga salita naman na kaya naman pag-usapan, pwede naman natin pag-usapan na may pag-unawa. Pero minsan, matigas ang tao, then therefore, doon may papasok ang batas. Kasi ganito ang batas. So, yan. Pag nalinaw yan sa tao, it's madali niyang maintindihan. Kaya lang, kalaban doon ng pride. No? But kung ikaw ay sumusunod, papasok din ang protection ng Diyos sa iyo. Because the Lord will always be in the side of those who are following Him. Oh. So, yan ang mga bagay na very important na marunong ka rin sumunod sa mga batas. Kaya nga ako, nung nahuli ako one time, sabi ko, hulihin mo na, kunin mo na yung aking license. Wala na tayong pag-uusapan. Oh. Nagpahuli agad ako. Although sabi sa akin ng PNP, sir, kahit nahuli ka, pwede naman natin kausapin. Sabi ko, hindi na kasi accepted ko na nagkamali talaga ako. So therefore, I have to admit and pay
At sabi ng mga PNP doon sa Quezon City, ay talaga masunurin ka, Pastor. Okay. Siyempre po, dahil ako po'y tagapagsalita kuminsan sa inyo, and I'm representing the military, and therefore I have to follow the law. Kaya naman ay ganun na lamang sila ka-welcome sa akin doon sa Station 10 ng PNP because of that. No? Hindi na ako, kasi sa Pilipino, may pag may kilala, malakas. Oh, tama ba? Oh. Ang Pilipino, mahilig dyan eh. Pag may kilala, alam mo, malakas. Oh. So, sa akin, binabalansi ko lang. Kapag naman hindi ko sinasadya, doon lang ako gumagamit o kaya emergency. Pero kung alam ko naman na sinadya ko talaga at alam ko na ito'y mali talaga, then therefore, I have to admit it immediately na wala nang pakiusapan. Bigay na lang ang, kasi ang number one lang naman, kailangan mo always, kahit mali ka o tama ka, bigay mo lagi ang lisensya mo. Yun ang batas eh. Pag hindi mo binigay yan, di ibig sabihin, may pagkakamali ka. Pero kung mabilis kang bumunot, bigay lisensya, walang issue. Ngayon, sir, po pwede bang makiusap? Pag sinabi niyang yes, edi thank you. Pag sinabi niyang hindi pwede, ito, pahingi resibo. Ganun lang kadali ang batas. Di sana, wala lang conflict. Oh. Wala lang tayong problema. Ay, ang Pilipino, nakihanap pa ng hanap ng paraan para lang makalusot. Kaya naman, tumatagal, lalo nang imbis na makapagtrabaho ka pa, wala na. So meaning to say, we have to respect the right of other people, the right of God, the right of law. Yan yung mga bagay na dapat inuunawa natin, mga kabataan. May batas na pang tao, may batas din ng Panginoon, may batas din na kuminsan pwedeng pag-usapan. Ang tawag yan, will or freedom. Freedom ng tao dahil ang country natin ay freedom. So therefore, may karapatan ka rin naman na pwedeng makiusap, no? But on the other hand, dapat ay nasa ayon sa batas din. Okay? So, yan na yan. Nagkapatibay din ang ating mga pananaw sa buhay. Then panghuli, I think, you have to understand this, no? That the law of God is always making us the best decision in life. No? Kaya kapag pinili mo ang gabay ng Panginoon, make sure na guaranteed that when you make a decision in life, it is assured na may gabay ang Panginoon. At pag may gabay ang Panginoon sa mga decision mo, I will assure you na magtatagumpay yan. That's how making your life right before God. Doing the right thing. The right living, the right, even your work in your office, in your family. Ang struggle talaga is family. Kasi ang hirap pagka magkakilala tayo. Alam niyo ba yun? Kasi mahirap pagsabihan ang isang pamilya. Hindi talaga nakikinig. Kasi lahat kilala ka niya. Lahat matigas ang ulo, no? Kaya naman ang hirap magpatibay ng isang foundation sa isang family. Kapag kamali ang way of life and way of making your family right in God, mahirap nang i-recover yan unless gumalaw yung biyaya ng Diyos sa buhay natin. That's the only way, it's only by miracle. Sometimes it happens. But again, making right is our protection in every living. That is precisely the way God intends us to do or to live. No? Very important. And then pangalawa, that somehow, ito yung response ng Panginoon sa mga mahina. Dapat marunong ka rin magsabi ng totoo sa puso mo. Kasi kung hindi ka totoo sa puso mo, then therefore, you're making your life mess up or messy or makalat. No? No.
yung pag-iisip natin, it should be in order with honesty in our heart, no? Para magawa natin yung nais natin gustong gawin. And it has to do with our attitudes. It has to do with the way we react sa mga pangyayari. Minsan, malalaman mong tao sa pag-react niya sa mga events. Yung mga may nangyayaring circumstance, doon malalaman ang kung paano ang isang leader mag-isip at paano ang isang tao tama na may wisdom kapag may under circumstance. Alam niyo ba yun? Yung bawang maliwawa, nabunggo ka, anong gagawin mo? Magre-retaliate ka ba? Dahil kahit nagalit ka? Oo. You see? Halimbawa, may emergency. Magagalit ka ba kasi na 50-50 na yung anak mo? Oh. So, ang sagot doon, mayroon bang epekto? Makakabuti, makakadagdag ba, makakatulong ba yung galit mo kapag may nangyari sa isang tao? O lalo mo lang pinapahamak at dinidelay? That's supposed to be you can able to think and respond and ask the wisdom from the Lord and make it calm your spirit so that leave it to God, the miracle. Diba? Oh, ang minsan kasi hindi tayo honest, no? And somehow yung motives, plans in life, minsan hindi rin consistent the way you think and the way what comes to your heart. Minsan salungat, no? Oh. Truth is always in our hearts. At nagmamanifest yan sa ating buhay. Kapag you are being honest to your heart. Kapat, pinaproteksyonan niyo yung puso niyo para hindi kayo nasasaktan. No? Kasi pagka nagkasakit kayo, ay delikado pag ang puso, very sensitive yan eh. Oh, pinakasensitibong part ng ating pagkatao is your heart. No? Lalo kung puro sakit na lang naiipon dyan. No? Lagiging masama yan. Oh, nag-iiba yung kulay. Alam mo, subukan niyo magpa-check sa ano ba yung tawag sa heart? Cardiologist, yung malalaman kung maganda, malinis ang heart niya. Kasi pag malinis ang heart niya at maganda, ibig sabihin no, ibig sabihin no, maganda life mo. Kasi kung marumi ang nasa puso mo, malalaman mo rin, nagbabag, may kulay, may ano yan eh. Alam ng doktor yun. Nagmamanifest. Subukan niyo kung totoo sinungaling ako. Kasi meron akong cardiologist member in Angeles na mayaman. At hindi ko na bang pangalan bang ito yung pangalan, pero pinaka number one title sa Angeles ay isang cardiologist na sikat sa St. Luke. Okay? I met him, a very humble doctor. Bata pa, maganda, guwapo na mag-asawa. But specialties niya ay cardio. Pinakamahal yun. Na expertise sa medical, yung sa heart. Oh, kaya mahal yung kanyang bayad. Yung na-aksidente, may isang member, si Dr. Agbuya, hindi siya siningil ng million. Libre, no? Kaya naman, hanggang ngayon, di pa rin siya nagbabago yung kanyang tithe. Hindi lang mo bumababa sa 100,000 a month ang kanyang tithes. So meaning, kahit isa lang member sa church noon, buhay na ang church. Alam mo, may pinakamaliit na tithe niya, 100,000. Naku po, ay diba laking pera yon, tama? Kung magaling ka sa numbers, malaki na po yun. Oh. So, meaning to say, but this person is really explained to me na pastor, malalaman mo rin doon yan. Kung malinis ang puso mo. Oh, kaya ma-identify niya kung maganda. Pag maganda ang puso mo, ibig sabihin, maganda talaga ang ano mo, life. Oh, happy ka, you know. Hindi mo iniipon yung mga pangit sa puso mo. Oh, kaya kung gusto niyo malaman, then pa-check kayo at makita niyo kung anong kulay ang puso niyo. Kung okay pa ba? Oh, hindi ko alam. You ask your cardiologist. I cannot answer all of that. But I had that idea because coming from him,
ay, it's really a great blessing. No? So, that man, I love him until now. Sila mag-asawa. Kaya parang, di sila tumatanda. Eh. Parang bata't maganda pa rin. Dahil they live, you know, a thankful life. You know, ang taong ma-thankful palagi, masayahin yun. Maganda ang life noon, di ba? So, ganun siya, kaganda. Now, another factor that somehow weaken our integrity is yun yung gossip. Ito yung pinaka malupit sa lahat. Kasi people, kahit lalaki, ay gossiper. No? Mahiling magkwento. Oh. People loves to talk, no? Hindi mo nga malaman kung may dagdag, may kulang, may sobra. Oh, hindi mo alam, no? Pero minsan sa simbahan ang nagagaling ang mga bagay na mga malicious words. Ah? Naniniwala ba kayo diyan? Na kasi ganito, bakit nga man sa simbahan ang gagaling ang mga bagay na mga malicious? Kasi ang mga nasa simbahan, marami nang alam eh. Alam niyo ba yon? Oh, kaya pag marami nang alam, minsan, dahil corrupt, you know, minsan ang maganda yung sasabihin mo, ang response niya, pangit. Oh, tapos minsan, dinadagdagan. Yung mga ganun ba? Tapos, hindi mo na nakinig, nagkwento ka agad. Ay di, walang mangyari talaga. Ay di, doon na mag-start ang problema sa church. Alam mo, isang number one na factor why the church separate? Alam niyo ba? Dahil sa gossip. Oh, dami naghihiwalay na simbahan. Oh, kasi go mo, pinukwentuhan ako dito, pangit ang tingin niya sa akin. Aalis na ako sa simbahan. Yan. Oh, kaya ang gossip is like a poison to the church. Kaya maganda siguro, kwentuhan mo na lang magaganda. Kung may pangit ka sigurong nakita sa kanya, sige, bahala sa buhay niya. Basta ako, okay pa rin. Di ba? Oh, kasi minsan, yung pag narumihan ng reputation mo, wala talaga eh. Di ba? Oh, tapos naman, yung mga tagapakinig, hindi naman marunong mag-control. Oh, di na kwento. Tapos kinuwento na naman. Ah, dumadami. Ay di marami ng interpretations yun. Oh, kaya nga mahirap eh. Kapag ka hindi ka marunong mag-communicate ng word, ay, trouble ang mangyari. No? Oh, kaya hinay-hinay tayo mga kapatid because gossip is not good habit in the church. It's a poisonous. No? Kaya wag nating gawing malicious sa mga bagay. Ako, ang dami kong alam na chismis, pero ayaw kong maging boyabunda. At Alan Kay, no? Oh. Kasi hindi ano, yung pangit talaga eh. Although nagkukwento lang sa asawa pero hanggang doon lang, no? O kaya may nagtanong, pero I don't add anything. Ang problema yung another recipient na dagdagan, ay di wala na, pangit na ang dating. Kaya minsan hindi maganda eh. Kaya sa church, nire-refuse natin ng gossip. Maganda, gumamit ka ng mga salita na magaganda na lang. Oh, no? That somehow help. Kung may nakita kang pangit siguro, pwede mo na lang siyang bulungan. Mare, pare, tingin mo, tama ba yung nakita ko? Ngayon, kung hindi maganda, at ano, di, bahala ka na, pare, basta ako nagpaalala sa iyo. Diba? Kasi wala namang mga pangit na hindi umuusbong eh. Yeah. Ah, ang mga bagay na mali, umuusbong yan eh. Wala kang bagay na may tatago. So, let us keep the reputation of our neighbors, of our people around, so that we have a healthy relationship. Eh, very important. Kaya nga si David, hindi ka agad siya nagre-respond sa mga gossip eh. Although noong pinalahanan siya ng kanyang kaibigan, si Jonathan, na David, marami ka na nagawang pagkakamali. Let me remind you of these things. So nakinig si David
At nung pinakinggan niya, naging magandang bunga sa kanya yung bagay na yon. Kaya naging improved leader siya sa mga panahon na yon dahil sa mga kabilang mga learning in life na natutunan niya. And I guess it is healthy for us not to gossip our neighbors. No? It is very important. Speak directly na merong sincerity at talagang hindi ikapapahamak. No? Oo. Kaya yun ang makakatulong sa atin. So, with that, ay magiging strong ang ating integrity. No? And then, pang-apat, I think, hindi ka pwede magpahamak din ng kapwa. Yung bang hindi mo pinapahirapan ng iyong kapwa ba? Na kuminsan, sa church, lalo na sa organization, kuminsan, mas matimbang pa yung nalalaman nilang mali kaysa yung nagawa. No? And it's very hard sa isang tao na mag-considerate ba? Mag-consider sa mga bagay-bagay. Pero although, may mga bagay talaga na hindi na talaga natin pinapahintulutan in a sense na alam natin magiging danger talaga. Ngunit kung may mga bagay na pwedeng pakiusapan at hindi naman tayo nagiging pabigat sa kapwa natin sapagkat every sin that we make, it is a personal obligation. No? Ang problema lang, syempre, nadadamay. Pag nadamay kasi, damay ng community kasi yun ang pangit. Kaya it is very important na marunong tayo makipagkapwa tao in order for us to live a good life. Kaya nga sabi ko, masarap mabuhay na lahat ng tao nakikita mong okay at kaibigan mo, 'di ba? Oh, kaya pangit nang may kaaway. Ah? Kasi pag may kaaway ka, nako po, hindi ka makatulog eh. Pangalawa, pagchichismisan ka. You know? Eh ako okay lang naman pag chismisan nila basta okay, no? Sa tama. Minsan dami kahit kaibigan mo. Hindi maiwasan na magchismis talaga, 'di ba? Pero on the point of view of life is just not to bring difficulty to others, no? Wag na nating pahirapan 'yan. Kung gusto nilang umalis, give them the freedom to make their life a decision. Ngayon, kung nandiyan ka to give the advice, then do the advice na tama. No? Because we don't want to hurt our neighbors. Kaya ayaw kong basta agad, dabawa, may nakita akong mali, hindi agad ako naninitay. Nitingnan ko muna. And then after 3, pupuntahan ko yung bahay. Sabi ko, mga kapatid, minsan may sinita ako dito. Kapatid, I think na nasasagasaan mo na yung halaman namin, kaya hindi naman kita pinagbabawala mag-park, ngunit nakakapahamak ng aming halaman. Kaya kung maaari ay alisin mo at kung po'y gusto mo mag-park, huwag mo lang sagasaan yung mga property ng simbahan. So, di mabilis siyang nakinig, immediately they move, no? Pero kung sabi mo, ay, neighbor, sinira, bawal mag-park, maganong kakagad, hindi mag-aaway pa kayo. Diba? Hindi maganda eh. So, it will manifest what kind of a pastor is this. Imbis na, kahit na masama sila, ikaw tama, pero the way you act is not right. And then, imbis na ikaw yung mabuti, lalo kapag napasama. Yun ang manifestation noon. Kaya, hanggat maaari, you deliver your word correctly in a manner that he may understand you. No? So, doon mo lang. Ngayon, pagka hindi niya pa inunawa yung sinabi mo, di gamitan mo na nililegal. May batas ang tao. Ika nga. Ganun ako mag-approach sa kapwa-tao. No? Kaya, huwag nating pahirapan kung kinakailangan. Huwag nang pahirapan. Kasi we live by freedom. Okay? So that's very important. Then, another thing, you don't speak evil to others. Kasi pagka yung tinatawag nilang backbite o behind the back is not good. No? Yung bang nakatalikod ka, tapos pagsasabihan ka ng hindi maganda,
backbite 'yun eh. Oh. Bite. Backbite na lang, ha. Oh, but you can use another synonyms if you like. There's more. There's plenty of synonyms that you may use for this. Ha? Or pwede naman behind the back eh. Oh. Kasi mahirap na magsalita sa tao kasi pag na-chismis, wala na, yari ka na, di ba? Namamali, no? Kaya maganda na speak good to your kapwa na mga kabuti. And also, pag maganda sasabihin mo, di, yun din pag chismisan nila, magaganda. Ay di, imbis na ano, di maganda pang sasabihin nila, di nagiging maganda image mo lalo. Di ba? O, ay di, pupuntahan ka ng tao. Di ba? O, kasi gustong-gusto ka ng tao. Eh, si pastor hindi nagsasalita ng ano yan. Pangit. O, lagi maganda. No? O. So, mga ganong bagay, we don't want to tolerate sins na makapahamak. No? Pero, pwede tayong magsalita in a manner that respectable and it is appropriate for him or for her to understand you because may nakita kang mali. No? So, but the point of view is you don't destroy the image of somebody. It is very important we know how to take care of the image of each of us. Oh. Yan ang sign ng lumalago at lumalawak ng kaisipan. No, tumatanda na tayo, hindi na tayo pa-atras. Paabanti ang edad at ang buhay. Hindi umaatras, no? Kaya yun ang totoo. And then honor the Lord, ibig sabihin lumakad tayo na may values. It is very important na you preserve your values in life. Because that starts your philosophy. No? Kapag ang isang tao may values sa pamumuhay, ay wala tayong problema. Why? Because pag malalim ang values ng isang tao, magandang pag-uugali niyan. No? Marunong yan sa life. Minsan, kung wala kang values, it is difficult to live. Why? Marami kang makakaaway talaga. Oh. At kapag may values, ibig sabihin, maganda ang pananaw niya sa buhay at talagang meron niyang takot at may kahit na hindi siya palasimba, pero may values siya, alam niya, recognize niya ang presence ng Panginoon. So, if the person, you know, have the strong values in life, talagang potentially ay magiging maganda ang buhay niya. The Lord will bless him. You know, yun ang tinatawag honor, no? Kasi, pag may values sa isang tao, madali mong i-honor ang Diyos. Yun ang totoo. Kasi kaya tinuturo ko ngayon sa PNP and other offices ng government, it's very important tatlong bagay. Family, God, and your community. Yung marunong kang yung meron kang values. No? Pag you know how to respect God, you know how to respect your family, and you know how to respect other people, ibig sabihin, maganda ang values mo. That's where you begin to walk or to step in sa mga different successes in life na maari mong makuha. Why? Because maganda ang values mo. Kahit saan ka mapunta, pagpapalain ka ng Panginoon. Tutulungan ka niya. At sa values reference pa lang, makikita na ng tao, ng CEO, na maganda talaga, madali ka talagang matatanggap. Kahit wala kang kilala, wala kang background, it's not very important. But your values is very important. No? Yun lang ang magandang philosophy na meron kang values sa buhay. David realized that. That's why, kung makikita mo yung leadership ni David, kahit sa man sa magpunta, he has a strong leadership because meron kang values. No? Kaya naman, in every battle, ay victorious siya. So last, last but not the least siguro, ay marunong ka rin tumupad sa mga promises. No?
meron kang mga salita na kailangan you stand on it. No? And very important na mga salita natin ay ino-honor natin. No? Kasi yun ang mahalaga. No? So, kaya nga sabi ko, huwag kayo magbibitew ng mga salita na pabigla-bigla. Oo. So, you say yes, you say no. No? Ako, pag nagsabi talaga, kahit may bagyo, pupunta ako. Why? Because I commit my word. No? Kahit may sakit pa nga ako, pinupuntahan ko. Why? Because I honor my word. Oh. Kaya nga, kahit anong mangyari, kaya nagulat sila, sabi ni Carnel sa akin ng pagkatagapideg. Pastor, you came here very early sa ating location. And yet, ikaw rin ang naiwan and huli ding umuwi. Sabi ni Carnel, sir, no worries. I love what I'm doing. I enjoy it. Sabi ko. And sabi ni Carnel, buti may mga time ka sa amin. You know, sabi ko, yes naman, Carnel. Kaya nung umuwi kami, hindi na nila, dapat supposed to be punta pa sa ibang lugar. Ay, nahiya siguro sa akin dahil nakabuntot ako eh. So, hinintay nila ako. Sila yung parang guardia ko ba? Sa road. O, di mayroon akong guardia. Ah, o, pag-uwi. O, di mayroon akong colonel pa ang nandoon. O, naiwan ako, hinintay pa rin nila ako. Meaning, they protect you. They keep you know, they value you. And that word is because you keep your word to them. And they honor it. Yan ang maganda, no? Sa isang Kristiyano. Although, may mga, siguro sa isang taon, I think meron akong mga few, but I give my word na sorry to, sa mga hindi ko na, sinasabihan ko na maaga naman that I cannot do this. So, ganun. Kaya, let us practice by keeping your word, no, that people will, because in the end, people will realize, ay, kilala ko yung tao na yan. He has his word. He commit and he follow. And he talagang ginagawa niya. So, kaya ganun na lamang kahalaga. Lalo na sa leader kagaya ko. No? Kasi kung hindi ako tumutupad, then maari ay kasiraan sa akin yun. Tama? Oh, kaya naman, I value words. Kaya yung mga sinasabi nyo, binavalue ko yan. No? So, because I keep your word in me. And I think ito na, last. Siguro, last na ito. Nasa Bible ito, ha? It's also sa Kristiyano, hindi rin natin pwedeng magpatubo ng mga pautang. No? Kaya minsan ako, I have to be direct with you because this is very important. An awareness that you have to know. No? Kasi, kuminsan, may mga kapatid na hindi naiwasan pag may mga emergency. Ako, nagpautang, pero I don't ask any interest. Oh, kasi hindi ako nagpapatubo. No? Kaya lang, I limit the money that I give based on my capacity that I have. Bawa, you ask me a money, you lend a money, let's say 3,000, ang kaya ko lang 500. That's the only capacity that I can provide. But sa akin, bahala ka na kung babayaran mo, hindi. But I value your word. Oh, ganun ako. No? I can give you twice, but not thrice. That's too much. Diba? Oh. Kaya marami sa akin na mga leaders na umutang, di ka na papangalanan kasi ayoko. Gaya ng topic ko kanina, I keep and I protected every, you know, personality. No? Umutang, hindi nakabayad. O iba, nahiya na. So, sa akin, I forget it. Pero, hindi na pwedeng maumulit. Oh. May mga pastors na nasa emergency, pinautang ko. Pero I don't, kahit salita na maningil ako sa kanila, hindi nila ako narinig. Pero alam nila yun. No? Umutang sila. Pero, hanggang ngayon, I forget it. No?
So, pero kung nag-iisip na kayo na utangan ako, please, wala kayong mapapala sa akin. Wala akong pera. Ha? Oh. So, meaning to say, ang punto ko rito, hindi natin papibigatin, papahirapan. Kasi nga, kaya may umutang yan, kasi nga, may problema siya. Bakit nung papibigatin pa? Eh, kung paupatubuan mo, di lalong bumigat ang problema niya. Diba? Nakuha niya yung manifestation. So, if you are in financial capacity or capable, magbigay ka na wala ng patubo. Give it as because if you do, likewise, ganun din mangyari sa iyo. Diba? Oh, kaya marami na akong karanasan sa ganitong bagay. Ilang churches na nahawakan ko. Ang pinaka-major problem ng church is money. Remember this, I'm just being honest with you. The major problem in not only in the church, even in family and economic, the major problem of every trouble in life is money. Ah, hindi ako pwedeng magkamali ro. Based sa aking karanasan, ang pinaka-problema ng tao is always money involved. Learn to keep, be wise in your money, how to handle it. Kasi ito talaga ang weakness ng lahat ng tao, no one is exempted. In my experience in life, is money. That's your start to begin to make sins because of money. Okay? So, in the church, kahit maliit ka lang, as long as you give based on your capacity, you give with love, and, you know, with generosity and gratefulness, the Lord will always bless our life, no? O, ganun ang maganda. So, yan ang magandang ano. So, now, my question for my last sermon is like, how does living a life of integrity affect your relationship with God and others? Kamusta po ang naidudulot sa inyo yung integrity na yan? Kamusta ang relationship niyo sa Panginoon at sa inyong kapwa? No? Maganda bang naidudulot sa iyo? Make sure, alam ko, kapag strong ang iyong integrity in life, lahat yan maganda ang magiging bunga. No? Sa kapwa, sa Diyos, lahat yan gaganda, no? Maitatama yan. And then how does your relationship with God affect your moral decisions? Kapag ka nag-decide ka ba, is there a moral capacity na nag-i-influence sa iyo? Kasi in every decision, there is a what so called moral obligations. Tama yun. Kasi pag nagkamali ka ng decision in life, it is a biggest responsibility in life. No? Kaya, make sure that it has guided by God and you have a strong moral values in life. And that way, you're in good hands. Ika nga, sabi ng video. Ha? Ano sabi ng video? Hindi, in good hands. Tama. Metro Bank. I'm sorry. Kasi si Metro Bank, nakakalimutan kasi hindi kasi ako fan ng Metro Bank, fan eh. O, kasi ang hirap doon mag-transact, ang daming technicalities. Si BDO, madali kasi find ways eh. Ibig sabihin, yung mahirap, gagawa nila ng paraan to make you easy. Si BDO, hindi, pahirapan ka eh. Kaya, in good hands ka. Security. You are insecure. Sa Panginoon, kapag ka, maganda relationship mo, you have the moral values, you are in good hands. Okay? Your life is always in good hands. And the Lord will always protect you wherever you are. And the Lord will always bless your family, your work, and everything that you do in life. Pagpapalain ng Diyos yan. Maraming salamat at the Lord will bless you and bless us today as you learn something from the scripture.
Thank you, Pastor, for sharing the word of the Lord. And it is very important ang integrity ngayon. Kung gusto niyo po makita yung 7 points ni Pastor, you can watch our live mamaya ulit para makuha niyo yung points. And sa pwede niyo panoodin mamaya sa YouTube po natin. So, paano po ko transition? Pinatawag po ngayon ang ating tithes and offering po. Good morning. Good morning. Ang pamagat nito ay dapat ay kusang loob tayong magbigay. In the name of the Father, the name of the Son, and the Holy Spirit. Bakit mahalaga ang ating saloobin sa pagbabayad natin ng ikapo? O bakit daw mahalaga? Mahalagang magbigay ng kusang loob kapag ang isang tao ay nagbabayad ng kanyang ikapo. Nang hindi nasisiyahan, nawawala sa kanya ang isang bahagi ng pagpapala. Kailangan matuto siyang magbigay ng masaya, kusang loob at buong kagalakan. At ang kanyang handog ay pagpapalain. Itinuro ni Apostol Pablo na ang paraan ng ating pagbibigay ng kasing halaga ng ating ibinibigay, sinasabi niya magbigay ang bawat isa, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may ng masaya. 2 Corinthians 9:7. Salamat. Yung ano? Wala ang mga. Thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given. Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Father in heaven, we thank you today for your blessings that you bestow upon us. All Father, I pray for our congregation today. Lord, may we all give with gladness and sincerity. Father, no one ever gives presents to someone with reluctance, and we should never give you what already belongs to you with a reluctance either. But bless this tithes and offering this day. We love you, Father. Amen. Teka lang, bigay ko muna yung ano ko. Alright, salamat po. And thank you for giving your thanks and offering po. Sa mga hindi pa po makapagbigay, ay meron pa pong next Sunday. O pwede kayong mabagong. So thank you po. May God bless your heart. And mas lalo po po sana may bigyan ng provision na ating Panginoon Jesus. Okay, aming events po. Kung makikita niyo po dito, meron po tayong tarpaulin dito. Ito po yung galing sa District Assembly natin last Saturday. Ang vision po ng Church of the Nazarene Metro Manila District is Metro Manila District Church of the Nazarene shall impact every barangay through Spirit-filled congregation or the local church. The mission is to make Christ-like disciples in the nation. And the goals for 5 years since 2021 to 2026 is 50 new churches, 500 new lay workers, 5,000 new members. Yan po yung goal ng ating distrito in these 5 years. And naka 2003 na po tayo, so 3 years na lang.
Tapos ito po ang ating ano, district calendar. So sa January po, sa or meron po tayong ganap sa January 28, that is a Saturday. January 28 is NYI orientation and NDI orientation po yan. And sa NMI po will be on February 4. Tapos District Couples Fellowship sa mga mag-asawa, pwede po kayong sumama sa February 11. And sa March po is magkakaroon po tayo ng Youth Revival, March 25. And VBS and Sunday School Teachers Training on March 11. Prayer Night sa March 18. And may mga pastors meeting po. This is pastor revival po, mga pastor po yan. And yung hanggang April na lang po kasi mahaba pa yung event. Yung April po is po sa NDI po magkakaroon ng District Men's Camp. So sa mga kalalakihan. So ito lang pala tingnan ko. Kalalakihan. Pwede po kayong sumama dito. Basta KKB po tayo sa registration. Pero yan po, pwede po yan sa District Men's Camp. And Easter offering para sa NMI. And again, pastor's meeting po. So, hanggang April lang po muna kasi malayo-layo pa yung iba eh. So, pwede po kayo sumama niya. So, kung mag-asawa, may asawa kayo, gusto nyo makita asawa nyo, gusto nyo maglambingan ng asawa nyo, or gusto nyo magkaroon ng spark ulit sa mag-asawa, sa mag-asawa lang po, hindi po mag-boyfriend, mag-asawa, pwede po kayo sumama sa amin sa District Couples Fellowship on February 11. Next po, sa atin naman, local church. Prayer meeting po is every Friday night at 7:30 via Google Meet. Sana po ay makasama namin kayo. Next time po, yan po kami. Nandito po yung isa na taga Tarlac po. Yung isa taga Tarlac po pero nakakasama po. Yung isa mukhang pusa pa. Yung may naglalagi. Yeah, maraming salamat kay Ate Mila for joining us yung Friday po. So sana makasama namin kayo. At kung nakikita nyo, napaka-cute ng pastor nyo dyan. Okay, next po. Sunday worship service is 10 a.m. po. 10 ha, and not 10:30, not quarter to 11. So kung alam nyo pong meron kayong ganap or gagawin sa simbahan ito, sa mga lara sa tech team, kasi kita nyo naman, pagdating nyo dito, naka-ready na lahat. Baka naman, ang hirap pa naman kumilos kanina. So, before 10 po tayo pumunta dito. So, sana po makasama namin kayo. And for the FB Live, ay ganun po, meron pa rin po. And sa YouTube po natin sa evening. Next po is NYI service. Wala po ngayon because next Sunday po tayo merong NYI service. Because third and fourth Sunday po ang ating NYI service. So, NYI Council or NYI President, i-prepare mo yung ating program para doon. Next po, Ministry Opportunities, parang awa nyo na, gusto ko bang wala na ako. Parang awa nyo naman po. ano lang naman yun. If you are willing, you are most likely welcome po to join and participate. Because I believe, when you participate on something, it means that you love that. Di ba? Mahal mo pamilya mo, lutuan mo, lalabahan mo. Mahal mo trabaho mo, kasi kung kailangan mo ng trabaho, you do your work. Ganun din po sa simbahan. Umahan niyo po ang simbahan niyo. Pwede-pwede po kayong pag-participate sa mga to, like opening prayer, welcome greetings, praise and worship, scripture. Kaya po tayo praise and worship kayo, video kasi di po ako makikitara eh. So, baka meron kayo kailangan gitarista, pwede natin anayin dito po para katulong sa ating sa worship natin. Scripture reading po, katulong ginawa ni Joanna, and tithing offering po na katulong ginawa ni Tita Bilden. If you are willing, you are most welcome po to join. Ministry opportunity, don't just go to church, but be part of the church. Next po. Siyempre, happy birthday sa ating mga birthday celebrants. Siyempre, nag-birthday na po si Andrea. So, Andrea Reyes, happiest blessed birthday sa'yo noong January 7. And sunod po si Jeff, nag-birthday po sa January 31. And si Angelo po sa January 28. So, happiest and blessed birthday po sa ating mga birthday celebrant of the month of January. So, inayang po yung tumayo. May you receive the benediction this morning.
May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another in accord with Christ Jesus, that together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Amen. Let us sing the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures, hear me, Lord. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. On behalf of our church, Light of the Mountain Church of Nazarene, ako po si Pastor Michael Tiba. God bless you po and have a Sunday day. Blessed Sunday. Thank you. Thank you. So, God bless po. Salamat. Tayo po yung mga baba. And let's have fellowship po. Later po, mayroon tayong meeting sa mga leaders natin. Blessed Sunday. Okay, God bless po. Thank you. Bye-bye.